sambahin siya ang Panginoon. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumenyang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan dala ng ating kahinaan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, inagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa paita. San. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maihayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas kung ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin
at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanang martir na nakalay nang sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyon, dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na buok. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, matupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisa ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalukutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. 3 days ago, we celebrated the Christmas. And of course, we're still in the Christmas season. At napakinggan natin sa ating ebanghelyo, lalong-lalo na noong December 24 ng gabi, ng unang pinakitaan ng mga anghel upang ibalita ang mabuting balita ay ang mga pastol, yung mga nagpapastol. Gabing-gabi po iyon, kung ating napamasdan sa ating ebanghelyo, itong mga pastol, nagpapastol na ito, sila yung pinakitaan ng anghel na ibinalita na sa lugar na ito ay pinanganak ang manunubos ng Israel, ng sambayanan ng Israel.
Pagkatapos po noon, ay nakita po ng mga pastol ang hukbo ng mga anghel na nag-aawit, na umaawit sa kalangitan. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Malamang ang saya-saya nila, nagagalak sila nung mabalitaan nila noon at na-confirm pa ng sa pamamagitan ng hukbo ng mga anghel ang napakasayang awit ng papuri sa Diyos. At malamang ang unang bisita din ng ating Panginoong Hesukristo, ang mag-anak nila ni Jose, ni Maria at ni Jesus ay itong mga mangpapastol na ito. Masaya sa mga gabing iyon na binalita ng anghel doon sa mga nagpapastol sa paligid ng Israel. But ngayong araw, 3 days sa pangatlong araw, ay malamang itong mga mangpapastol din ito ng Israel, sila din siguro yung kung nakarinig sila 3 days ago ng mabuting balita, magandang awit sa kalangitan ng mga anghel, malamang sa araw ding ito, sila din yung nakakarinig ng mga inang tumatangis, ng mga inang umiiyak, ng mga inang nagdadalamhati sapagkat nawalan ng anak. Sabi sa ating ebanghelyo, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na sanggol na walang kamalayan. Sila po yung mga martir na pinapatay ni Haring Herodes sapagkat nilamangan si Haring Herodes ng mga pantas na hindi na bumalik sa kanila, sa kanya. At sa kasiguruhan niya na hindi siya marireplace sa kanyang kapangyarihan, lahat ng mga sanggol sa kanyang kaharian, 2 taon pababa ay kanyang pinatay. No? Kaya nga nang nasabi ko, kung yung mga pastol sa araw ng unang Pasko ay nakarinig ng magandang balita, masayang narinig nila ang mga anghel na umaawit, ngayong araw na ito ay naalis iyon sapagkat iba na ang kanilang narinig. Uulitin ko po, yung mga inang tumatangis, yung mga inang umiiyak, yung mga inang nagdadalamhati, at yung mga inang naghahanap siguro ng hustisya para sa kanilang mga anak. Ang unang Pasko ay perpekto, pero kung ating pagmamasdan, sa pangatlong araw, maraming nagsakripisyo. Unang Pasko ay perpekto, pero sa pangatlong araw, maraming nagsakripisyo para lang iligtas ang ating Panginoong Hesukristo. No? Para lang maalis sa kapahamakan ang ating Panginoong Hesukristo. Para lang hindi mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, marami ang nagsikripisyo. If we reflect about the word sacrifice, sa buhay din natin, marami ding mga taong nagsakripisyo sa buhay natin. At huwag natin silang kalimutan na handugan ng regalo, pasasalamat, words of consolation, and words of thanksgiving, lalong-lalo na sa panahon ng Pasko. Mga taong nagsakripisyo sa iyo para lang maabot ang pangarap mo sa buhay. Mga taong nagsakripisyo para sa iyo para maganda ang buhay mo ngayon. Huwag niyo silang kalimutan. Mga magulang natin, 'di ba? Naging ganito tayo sa katayuan natin ngayon. Nakapagtapos po tayo ng ating mga nating pag-aaral, naabot po natin ang ating mga pangarap dahil sa ating mga magulang na nagsakripisyo para sa atin. Kulang na lang, ibigay nila ang buhay nila sa atin para lang maabot ang ating pangarap at ating minimiti sa buhay. But sad to say, may mga iilan sa atin na hindi natin sinusuklian ang kanilang hirap at ang kanilang pagdadanas at anilang karanasan ng sakripisyo para maabot lang ang pangarap natin.
minsan kinakalimutan natin sila. Mabalitaan na lang natin sa radyo at telebisyon, mga magulang na pinapasok na sa home for the aged ng mga anak kasi hindi na kayang alagaan. Pero kung ating babalik tanaw, nung mga araw na baby pa po tayo, nung mga araw nag-aaral pa po tayo, yung mga araw na nandyan pa tayo sa kanilang pangangalaga, ay malaki po ang kanilang sakripisyo sa atin para lang maabot at maligtas tayo at maabot ang ating pangarap sa buhay. Mga magulang, mga kamag-anak natin, mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, grabe ang sakripisyo nila para lang, ang unang sakripisyo nila ay yung malayo sa atin. Wala pong mag-aalaga sa kanila kapag sila ay nagkakasakit. Wala pong makapagsasabi sa kanila na tahan na, tama na, kaya mo yan kapag sila ay malungkot. Pero tinitiis nila para lang mabuhay tayo, para lang ikaw maganda ang kinabukasan mo. Hindi naman sila nag-i-expect ng kapalit, pero atin linsana, atin yung pagmunihan, yung salitang sa Pilipino na tinatawag na utang na loob, na sa pamamagitan ng pangungumusta sa kanila, lalong-lalo na ngayong Pasko na hindi sila nakauwi, sinakripisyo nila ang Noche Buena, sinakripisyo nila na hindi kayo makasama kasi nga yung pamasahe nila ibibigay na lang nila sa iyo. Yung pamasahe nila ipangregalo na lang nila sa inyo para kayo ay may mahanda sa Pasko. Huwag natin silang kalimutan na kumustahin. Huwag natin silang kalimutan na sa pangungumusta natin sa kanila ay awitan naman natin sila ng Merry Christmas at Pasko na naman. Yan lang po ang malaking tuwa sa kanila. Malaki ang sakripisyo nila. Binuwis ang kanilang buhay para sa atin, para maganda ang ating kinabukasan, ang iyong kinabukasan. Ganun din sa ating ebanghelyo. Maraming mga bata ang nagsakripisyo, mga inang tumatangis. At sa buhay natin, may mga tao ding nagsakripisyo sa buhay natin para sa iyo. Ngayong Pasko, huwag mong kalimutan, maghandog ka ng pasalamat sa kanila. Konting words of thanksgiving, regalo, at sabihin sa kanilang salamat. That's enough. Masaya na po sila nun. Sa mga nakakalimot, may oras pa po, may panahon pa po. Pagkatapos ng misa, puntahan nyo sila, tawagan nyo sila, at banggitin sa kanila ang salitang thank you, salamat. Magsitayo na po ang lahat. Ipagpatuloy natin ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol ang sa kalaunay nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong itong nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Sa pamamagitan ng sa bawat panalangin ang ating itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, nawa ay magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo nawa ay makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo sa kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi na isilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, nawa ay tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang maliw, malang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiakalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisahin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdudulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sariling aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya sa kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap.
tanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang pati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay talisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muni. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay talisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay talisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Upang maging katulad ng sa'yo. Announcements. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahin ng poong Jesus Nazareno.
ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsingawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isinang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay bagong taon na ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsingawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.